Scottie Thompson is back. High-scoring import ng Bolts din nakaporma at Tony Bishop nakaharap ang kanyang dating team. Pero bago yan ay pasuyo naman ng isang like at subscribe mga ka-Aguinoe. Pakipindot na din ang notification bell para sa mga future upload updates. So heto na nga ang muling paghaharap ng rival na Barangay Ginebra at Meralco Bolts kung saan makakalaban ng Bolts ang kanilang dating import na si Tony Bishop. At maglalaro na nga din muli si Scottie Thompson para sa Ginebra. Starter kaagad si Scottie kung saan ay adresibo ito sa opensa. At napalipad nga nito si Zach Lofton sa play na ito para sa kanyang unang puntos. At nasundan pa nga niya ito ng isa pang layup. Kaya lang ay mainit din para sa Bolts si Alin Maliksi sa kanyang pitong sunod na puntos. Dikitan lang ang first period at natapos ito na isa lang ang lamang ng Bolts. 25-24. Bokeh pa si Bishop samantalang hirap naman makabutas si Lofton sa depensa ni Scottie. Second period ay dito na nakagawa ng walong sunod na punto si Lofton. Dalawa nga dito ay 3-pointer. At dito na din nakuha ni Tony Bishop ang kanyang unang basket. Patuloy sa kanyang mainit na opensa si Zach Lofton kung saan meron na itong 16 puntos sa quarter. Samantalang hirap pa din si Tony Bishop at na volleyball block pa nga ito ni Cliff Hodge sa 7-minute mark ng quarter. Pero Scottie Thompson ayaw padaig sa import ng Bolts. Kahit na sa foul trouble na ay gumagawa pa din sa opensa para sa Ginebra. Kaya natapos ang second period na lamang na ang Ginebra sa and one basket ni Japet Aguilar 53-50. 5 straight points naman ang simula ni na Scottie at ahan-misi ng third quarter. Kaya namaga na sa walawang kanilang lamang 58-50. Lobo sa 13 ang lamang ng Ginebra sa strong and one basket ni Jamie Malonzo. Bawing-bawi naman si Tony Bishop nang masupal pa naman ito si Hodge under 8 minutes ng quarter. Ngunit biglang naka 8-0 run ang Bolts para ibaba na lang sa 7 ang lamang ng barangay under 1 minute. Pero natapos ang third period sa and one basket ni Ahan-misi. Kaya natapos ang quarter na siyam ang lamang ng Ginebra 84-75. Muntikan namang mabente 4 ng Ginebra sa simula ng final period. Buti na lang ay naibato kaagad ni Bishop ang bola galing sa jump ball. Kaya lang ay naka-back-to-back basket naman sina Chris Newsom at Cliff Hodge para ibaba na lang sa 7 ang kanilang hinahabol. 86-79. Kaya napatikover mode si Jamie Malonzo sa kanyang solo 7-0 run para ibalik sa double digit ang kanilang lamang. At saran na din na ito ay nabutata ni Scottie Thompson ang easy basket sana ni Zach Lofton. Na lockdown talaga ng depensa ni Scottie ang high scoring import ng Bolts kung saan napako na ito sa 18 puntos. Lumobo pa sa 16 puntos ang lamang ng barangay sa contested 3-pointer ni Thompson. At iwan na iwan pa nito si Lofton sa kanyang crossover move para sa kanyang ika-21 points kung saan ay naunahan pa nito sa puntusan ang import ng Bolts na meron pang 19. At sa laki na nga din ng lamang ng barangay ay di na nakahabol pa ang Bolts. Kaya sa huli ay panalo ang Ginebra, 110-96, at best player nga si Scottie Thompson sa kanyang 21 points, 7 rebounds at 7 assists. At na-lockdown pa nito ang scoring machine ng Bolts.